So hello guys, nagbabalik na naman tayo para sa panibagong video tutorial. Nung last video natin, ang daming nagre-request ng YSS naman, Lods, YSS rotation naman. Dami nag-request ng YSS, hindi ko alam kung bakit. Pero kapag magre-request kayo guys, wag na yung wag nyo na sabihin na idol YSS rotation naman. Kasi yung rotation guys, paulit-ulit lang naman yan, basic rotation lang naman. Mas maganda na itanong nyo na lang kung paano yung playstyle. Dito guys, 5 man kami. So, mas maganda na matuto kayo na mag-core sa 5 man kaysa sa solo RG. Kasi kung tuturuan ko kayo ng solo RG na rotation tsaka playstyle, sobrang layo nun sa 5 man. Kaya mas maganda na matutunan nyo yung 5 man. Paano gamitin yung isang core hero sa 5 man ganun. So ayan, simulan na natin. So ayan, una blue buff muna ako. Kasi yung JH, alam ko kukupaling kami niyan sa red. Tapos kung sakali na alam ko rin na aabot ako diyan eh. Pero guys, risk ito kung alam niyo na tinulungan kasi ako ng Matilda kaya alam kong aabot ako dito. Pero kung hindi kayo tinulungan ng Matilda tapos alam nyo mag-i-invade, mas maganda na unahin nyo mag-red. Dito alam ko aabot ako. Kumbaga, confident ako na parang tinulungan lang ako ng Joyed ganun. So, ayan. Okay. Aabot ako dyan guys. Alam ko yan. Ayan, tignan nyo. Tinatatad ko na yung click ng retry nun habang papunta ako. So, ayan. Okay. Tapos, edi bali tapos na ako mag-blue tsaka red. Ngayon naman, yung tinuro ko na ito dati, respo over farm kayo. Ito, dito nagkaroon kasi ng unting teamfight, ganun. Ayan, respo muna ako. Okay, tapos tinry ko i-contest yung Wanderer. Syempre, objective pa rin yun. So, ayan. Pagdating sa boots, unang build ko yung attack speed boots para mas madali mag-passive. Kailangan nyo lang dito sa YSS, guys. Ay, una nyo tatandaan, pag pipick kayo ng YSS, magandang ipick si YSS kapag kalaban nyo Kaja, Eudora, tapos Saber. Alam nyo yan guys, yung puro yung disabler yung kalaban nyo. Kapag pang disable yung hero ng kalaban nyo, mas maganda na gumamit kayo ng Saber, ay ng Yi Sanshin guys. Dito kasi guys, may Saber, ayan o. Siyempre, para maiwasan na makuha na ng pick up, kailangan ng YSS. So, ayan. Dito guys, 'di ba nagkaroon ng kanina ng team fight. Bali po fall back sila. Syempre, kailangan natin sulitin 'yon. Ay magpa-farm tayo sa kanila. Okay. Kita nyo guys, hindi ako sanay mag-passive masyado. Yung 1-1 tsaka 2-2 attack ratio. Ayan. Ganda mag-core sa 5 man guys ha. Ayan, basic rotation lang oh. Tapos next nyan, after neto, puformanin nyo na yung isang side. So, ayan. Puformanin namin yung isang side guys oh. Ito na yung Eudora guys oh. Ayan oh. Ganda lang mag-YSS guys. Ayan oh. Ayan nga, puforman sana yun pero mas madali namin nakuha eh. Tapos, habang wala pang turtle guys, gold muna kayo. Ayan, gold kayo. Ayan guys, kita nyo kung gaano ako kaba nung mag-passive ng YSS. So ayan o. Ganyan lang guys, tapos crab naman. Sulitin nyo lang magpapera muna habang wala pang turtle. Mga siguro hanggang 10 minutes yung papaliwanag ko sa inyo yung kung paano yung playstyle nito ni YSS. Mga 10 minutes ng game. Okay, turtle. Dito guys, wala akong retry kasi ginamit ko sa Aya. Bali, ang ginagawa namin dyan, bait to guys. Ito yung maganda rin na practice nyo kapag 5 man kayo na Ayun, binibait lang namin. Kasi guys, pag in-start nyo yung turtle, tapos lalapit yan, i-contest nila, lalo ganyan first turtle, di ba? Ayun, bait lang yan guys. Ayun, panalo kami dito sa team fight to. Ayun guys, so. Pag YSS kayo guys, lang kayo, damage lang. Kung maglalapitan nyo lang kapag mamamatay na. Ayan, damage lang. Tapos, saka nyo i-go kapag kapag low na. Ito, may retry na. Pwede na namin ituloy yung turtle kasi may retry na ako. Ayan guys.
Tingnan nyo guys, oh. Sige sila sa go, oh. Ang ganda lang mag-core sa 5-man guys. Ayun, oh. Lalapitan ko lang yan guys kapag mamamatay na, diba? Oh. Diba, tamang damage lang. After ng first turtle, diba, basic rotation, 4-man side, bait turtle, tapos babuff na ulit yung, babuff ka na ulit, SYSS, babuff ka na ulit, tapos clear yung support, tapos face check tank. Ayun, face check lang yung tank ko, oh, ano. Tsaka inuunahan niya na ako. Guys, tignan nyo guys, ang binubuo ko dito, Windtalker. Sa tatanungin nyo ako, bakit Windtalker? Kaya Windtalker yung binuo ko dyan kasi, guys, kita nyo naman kung gano'n kabano mag 1-1 tsaka 2-2 passive kay YSS. Alam nyo yung passive niya, yung ano, Sally Boy. Hirap ako dun, kaya ano, guys, kung medyo hirap din kayo sa gano'n, mas maganda na mag Windtalker kayo, mas mapapadali yung ano nyo, yung pagcast nyo ng passive nyo, kasi mabilis si YSS yung movement speed tsaka attack speed. Ayun, no, yung ganyan na passive, hirap ako sa ganyan eh. Ayun, no. Pero dahil sa Windtalker, mas napapadali, nadadalian ako mag passive kaya ako nag Windtalker. Pero yun nga, kung magaling naman kayo gumawa nun, kung magaling na kayo mag ganun, hindi nyo na kailangan ng Windtalker, diretso kayo ng Demon Hunter o kaya ng Blade of Despair. So ayan, ayun na yung 1-1. Hirap ako dyan guys. Kaya nag ano ako, nag Windtalker talaga ako. Pero yun nga, pag naka Windtalker kayo guys, ang bilis mag ganun. Ayun, nakita ko yung JH dun, kaya iniwasan ko, dito ko dumaan. Analyze lang natin guys, 10 minutes ng laro na to, para makita nyo yung kung paano yung playstyle kay YSS. First time ko gagawa ng ano, ng video na lampas ng 10 minutes. Ewan ko kung may manonood ba na ito. So ayan nga guys, after ng ano, diba, first turtle, inubos nyo na ulit yung resources, basic rotation ulit. Syempre ngayon 4-man basag naman. Okay, gank tas basag naman.